Another day, another rice cooker serie. Ngayon, magluluto tayo ng paborito ng lahat, ang sopas. Salang natin yung bawang at saka sibuyas. Halang kanay, kaya yung sobrang lechon meat na lang ang nilagay kong sahog. Pag nagluluto ako ng sopas, ginigisa ko din yung elbow para hindi madaling maduro kahit ilang beses initin. Pakulo na ako ng tubig kanina sa electric kettle para madali na lang kumulo. Pan lang ng 2 minuto tapos lagyan na natin ng asin at paminta. Ilagay na rin natin yung beans tsaka carrots. Masarap sana pag may patatas. Takpan lang ito at pakuloin. Pagkulo, ilagay na natin yung gatas. Lahat ng gatas ang nilagay ko para masarap. Tapos ilagay na natin yung repolyo. Kuloin at takpan para kumulo. Isopaw ako kagabi, pinainit ko sa takip. Ayan, pakuloin lang natin tapos pwede na natin tikman. Gumamit tayo ng kutsara. Ayan, masarap na siya. Okay na yung lasa. Pakuloin lang hanggang sa maluto ang gulay. Ayan, luto na. Kumuha na ako ng malokong at nagsandok na ako. Hanggang gabihan ko na ito. Kain na! Another day, another rice cooker serie. Magluluto tayo ngayon ng inabraw. Pakulo na ako ng tubig at nilagay ko na yung bagoong. Pagkakulo ng bagoong, nilagay ko na yung saluyot. Lagay na rin natin yung sahog na pritong isda. Takpan lang at pakuloin hanggang sa maluto yung saluyot. Tapos ilagay na rin natin yung tangkay at dahon ng kalabasa. Takpan lang ito at pakuloin hanggang sa maluto. Pagkaluto na, ilagay na natin yung bulaklak ng kalabasa. Saglit lang itong maluto, mga 2 to 3 minutes lang, okay na ito. Pagkatapos, pwede na natin tikman. Gamit tayo ng kutsara. Medyo matabang, kaya dinagdagan ko na lang ng asin. Kuluin lang ito ng 1 minute, tapos luto na. Pwede din kayong magdagdag ng iba pang gulay, katulad ng malunggay, gabi, sigarilyas, labong. Ayan, ang sarap niya. Kain na! Another day, another rice cooker serie. Ngayon, magluluto naman tayo ng pork kare-kare. Pork lang kasi yun ang afford natin. Igisa lang natin yung bawang at sibuyas hanggang mag-golden brown. Tapos ilagay na natin yung karne. Igisa lang ito ng 5 minutes. Lagyan natin ng asin tapos takpan. Pag medyo nagisa na siya, pwede na natin lagyan ng tubig para palambutin. Ilaga ko na yung gulay kanina tapos insoak ko sa malamig na tubig para crunchy at maganda pa rin ng kulay mamaya. Panambot na yung karne, lagyan natin ng paminta. Tapos sinunan ko yung kare-kare mix sa tubig, tapos nilagay ko na. Kuluin lang ito at takpan. Kulo na lalapot yan. Pwede nyo dagdagan ng peanut butter kung gusto nyo. Pwede na natin tikman, gamit tayo ng kutsara. Pwede na siya. Kuluin lang ng 2 to 3 minutes pa. Tapos ayan, luto na. Na ako, kumuha na ako ng plato at nagsandok na ako. Kulay guys, ang ginamit ko lang, pechay, sitaw at saka talong. Pinin na lang ako ng bagong alamang na nakasashay lang. Ayan, kain na! Suggest kayo guys ng iba pang pwede kong lutuin. Thank you! Another day, another rice cooker serie. Ngayon magluluto tayo ng arroz caldo. Igisa lang natin yung luya, bawang at sibuyas. Tapos pag nagising na, ilagyan natin ng patis. Patuyin lang natin yung patis. Tapos ilagyan na yung manok. Gisahin at lutuin lang ito. Kukulo na ako ng tubig sa kettle kanina para madali na lang kumulo. O diba kumukulo na? Ilagyan na natin yung malagkit. Luin lang ito hanggang sa maluto yung malagkit. Unti-unti na yung lalapot. Pag malapot na, lagyan na natin ng kasubha. Ang saffron ang mahirap na tulad ko. Lagyan na rin natin ng paminta. Naku, paubos na pala yung paminta ko. Ayan, halo-haloin lang natin para hindi dumikit sa ilalim. Medyo luto na kaya pwede na natin tikman gamit tayong kutsara. Medyo mataba kaya nilagyan pa ng patis. Lagyan na rin natin yung malunggay. Ang sama ng loob ko kasi nabili ko ng 30 peso. Propinsya namin, nahihingi lang ito. Haloin lang ito para hindi dumikit ang ilalim. 30 to 3 minutes, pwede na. Kaya ako ng dumplings kagabi, in-steam ko bago ako nagluto. Tutok na ako at nilagyan ko ng topping. Nilagyan ko ng itlog na pula. Ang sarap. Try nyo guys. Kain na!